What's up mga kapadyak? What's up mga kapadyak? What's up mga kapadyak? What's up mga kapadyak? Sa video nito, i-review natin yung Trinx C520 na mountain bike Trinx. So, 27.5 siya. Isa sa mga 2018 model ni Trinx na may LTU group set, LTU A3 yung pyesa niya. Tropa ko, bumili siya ng bike na to at niyaga niya tayong i-review ito. Kaya, ayun, ito sa video nito, papakita sa inyo yung Trinx C520. Recap lang ulit dun sa Trinx C520, 27.5 siya na Trinx mountain bike. Aling na yung frame, naka 3x8 speed na LTU A3 group set siya o parts, pro wheel crank, nakabukod na yung shifter sa disc brake lever niya, naka mechanical brakes lang siya. May rise yung handlebar, yung fork, Trinx fork na may lockout. Size 16 yung meron, size 16 lang yata yung meron ito eh. Tapos may naka-print sa kanyang limited edition. Sabi nga, kwento sa akin ng tropa ko. Kwento sa akin ni Darin. Sinabi nga daw sa kanya nung nagbebenta na, sandahan lang daw yung ginawang yun. Ewan ko kung sales stock lang yun. O totoo na limited edition lang yung Trinx C520. Pero siguro hindi yun ganun na isandahan lang yung binebenta na yun dito sa buong Pilipinas. Bali, sabi niya, 9.5 daw binibigay ng shop yung bike na yun sa kanya, pero nagpa-hard to get siya, hindi niya muna kinuha. In the end, ibinigay sa kanya nung shop na sabi, sige, 7K na lang daw, bibigay yung bike na yun. At yun, kinuha niya na. And masasabi ko na, sulit na yun, steal na yun, kasi nung tinitingnan ko yung prices nito, tinitingnan ko yung price nito C520 sa mga online shop na nagbebenta sa Facebook, itong model na to, sa 7.5, 7+, yung price nito. Kaya sa 7K, ewan ko kung totoo yung sinasabi niya na 7K binigay sa kanya. Ayun, papakita ko sa inyo yung bawat parts ng C520, isa-isa, dito, ayan. Try ko sakyan to C520. Masasabi ko, ang sarap na sakyan. Pag gaan, dalhin, hindi mabigat yung bike. Okay na okay. Nakaka-amaze nga kasi mapapawaw ka sa bike na to. Kasi unang-una yung paint job. Ang ganda ng paint job. Ang ganda ng pagkaka-finish sa kanya. Angat kagad yung kulay. Makikita mo agad sa malayo na ito yung bagong model ng Trinx. Tapos yung LTU group set. Tinry ko siyang gamitin yung LTU A3 na shifter na ginaya daw sa SRAM, sa SRAM. Di ako, Shimano kasi ako nasanay eh. Kaya medyo nakapanibago yung shifter niya na dalawang pindot pa abante. Hindi kagaya sa Shimano na ginagamit to para maglipat. Dun sa SRAM, dalawang pa-push na pa-thump yung gagawin mo. Dalawa yung pinupush ng thump. Puro pa-ganun, pa-abante sa manahan. Puro ganun, nakapanibago. Pero yanay ko yung pag-shift habang umaandar, smooth naman, suabe, mabilis lumipat. Tanayin ko, okay din yung LTU parts na nilagay ni Trinx sa mga 2018 model niya na bike. Yung frame, hindi pa siya naka-internal cabling at parang medyo similar siya sa frames ng Majestic bikes ng M500, ng M136. Parang ganin yung pagkakagawa din sa frame. Flat yung tubing sa ibabaw na may mga corners, may rock boss din dun sa may seat stay. Pwede kang pagkabitan ng rack. Size 16 yung kanya. Yung nangyata yung available na size na C520. O hindi, swap. Swap naman sa height namin dalawa. Nagtry namin. May rise yung handlebar kaya comfortable yung gamitin. Yung fork niya hindi matigas masyado. Okay yung laro ng fork niya. Kahit stock fork lang. May lockout. Gumagana naman yung lockout. May kulay yung RD. Depende sa kulay ng bike. At doon sa shifter, may kulay din yung shifter. Depende rin sa kulay ng RD. Siguro forma na lang, style na lang ng mga LTU na mga pyesa. Hindi naman masakit sa mata. Meron ding stand, kasi yung kanya, tinanggal niya yung stand, tinatanggal niya. Ayon niyang gumamit ng stand, tinatanggal niya. Pero merong kabitan ng stand dito sa frame na yun, hindi yung matatanggal. Hindi pa siya naka-internal cabling yung
ilalim nun, parang kagaya sa M1-36. Kung naalala nyo yung previous video ko na pinakita sa inyo yung M1-36 na naka-hydraulic disc brakes, walang padaanan ng hydro hose ng cable ng hydraulic disc brake yung frame na yun, ng drinks. Ganun din yung frame ng C520. Wala ka din padaanan ng hydraulic disc brake cable sa mismong frame papunta lang sa likod. Kaya gagawin mo, isisip tayo mo siya. Isisip tayo mo siya. Gaya nung ginawa namin sa M136 kung mag-hydraulic brakes ka. At yun pa yung maganda sa C520 dahil LTU yung pyesa niya, nakaiwalay yung disc brake cable sa shifter niya. Hindi mo na kailangan bumili ng shifter. Bibili mo na lang disc brake na hydraulic Shimano. Okay na. Graded ka na sa hydraulic. Yung crank niya, alloy yung crank. Tapos naka-quick release yung seat clamp, quick release yung hub sa harap tsaka sa likod. Sa likod, naka-quick release. Malambot yung stock grip, walang nakalagay na sungay, walang kasama. Okay yung upuan, maganda yung upuan, magandang klase na rin yung seat post. Hindi nakagaya doon sa mga lumang Majestic na seat post na kagaya sa M136 na old school yung style ng seat post. Hindi na, mas maganda na ngayon. At napansin ko yung seat post na mas mataba. 31 point something siguro yan. Hindi ko kabisado yung, basta yung siguro yung sumunod sa 27.2 kasi mas mataba siya sa 27.2. Ganun yung size ng seat post ng C520. So ayun lang, masasabi ko sa C520 sa price niya na 7 plus hanggang 7.5 siguro. Sulit na sulit pa yun. Mas maganda yun para sa akin. Mas nagagandaan ako dun kesa sa Foxster FT301. Kaya ayaw mo yung tatanong sa akin kung ano ba yung magandang 27.5 na budget bike na mura lang, C520, yun yung recommended ko ngayon. Alala ko, yung tires nga pala, Kenda tires, malapad, 2.1, kaya okay na okay. Okay sa long ride, sa trails, pwede na yung stock tire. Tsaka hindi CST, hindi mo murahin yung tires. Panalo na, sa tingin ko talaga, yung specs, overall specs nung C520 at yung price niya, sulit na sulit as budget bike. Kaya kung tinatanong nyo kung maganda ba yung C520, oo, maganda yun. Nag-iisip kayo na yun yung bibili nyo na beginner MTB, so bili nyo na okay na yun para makabajak na kayo. Yun lang, marami salamat sa panonood. Huwag nyo kalimutang mag-like, comment kung may tanong kayo, subscribe kayo, click nyo na rin yung bell. Meron nga pala ang ginawang Facebook group, Anli Ahon Tambayan. Search nyo siya sa Facebook o kaya sa description sa baba. Doon yung link. So, sali kayo doon. Tambay kayo doon sa Facebook group na yun. Like nyo lang yung page. Yun lang. Kita-kit sa kalsada. Ride safe mga kapadyak. Bye-bye. Maganda yung ano, maganda yung performance niya. Very impressive yung response ng roller niya saka yung shifter. Maganda yung performance ng RD niya. Hindi siya magalaw and hindi siya ma-play para maka-affect din sa frame natin. A shift, okay din. 9.5 but nagkaroon ako ng discount so nakakuha ako ng 7K na price. C520 because the design and then nagustuhan ko yung colors niya and yung sa mga parts nga niya. Yung port is medyo mabigat siya and kailangan natin kasi yung may play pag nagtitrail tayo. Mag-ano na ako ng hydraulic kasi yun yung pinaka ano eh, kailangan natin once na nagda-downhill tayo sa mga trail, kailangan natin siya for more safer na rin sa pagbabike natin. Ngayon, pakilala ka. Ano ka dito? Sige, tatanungin na lang ito.